Ika-28 ng Oktubre, Lunes, ang Kapistahan ni San Simon at San Judas Tadeo, mga apostol. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro. Si Andres na kapatid nito. Si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguri ang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon, buong magdamag na nanalangin si Jesus bago piliin at ihayag ang kanyang 12 apostol. Isang akbang na mahalaga ito at punong-puno ng paiwatig para sa bayang Israel bilang bahagi ng kaganapan ng pangako ng Diyos. Pinili sila hindi dahil lang sila ang gusto ni Jesus. Pinili sila dahil sila ang kalooban ng Diyos na maging kasamang pangunahing tauhan para mangyari ang plano ng Diyos. Ang kaligtasan at pagtitipon sa lahat ng tao para makabahagi sa buhay ng Diyos. Kabilang dito sina San Simon at si San Judas Tadeo na ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan. Tago ang kanilang naging papel sa ating kaalaman. Maganda tuloy na huwaran para sa buhay nating nakatago rin sa kaalaman ng pangkalahatang iglesia. Pero tago man, mahalaga pa rin. Makikita natin ang pagpapahalaga sa naging gawi ni Jesucristo sa kanyang paghahanda para piliin sila. Isang malalim at marubdob na pakikinig sa Ama. Pagsasagawa, pinili ka rin ng Diyos at tinawag na mabuhay sa partikular na pamilya, bayan, lahi, kultura. Pinaghandaan niya yan mula pa ng unang likhain niya ang sansinukob. Ano ang dulot sa iyo ng pagpapahalagang ito?